Again, magandang gabi sa inyong lahat. So, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick yung notification bell. Okay, so mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ang video po na ito ay para doon sa mga individual na nagplaplanong mag-invest sa agarwood industry, okay, or agarwood plantation. So, ngayon, bago ka bumili ng mga seeds or seedlings, dapat mapunood mo ang video na ito kasi may bagong batas ang DNR na in-implement. Okay, so dapat nyong malaman ito. Kasi sayang yung pera nyo na invest nyo sa agarwood seeds or seedlings kung hindi kayo susunod or kung hindi nyo alam yung batas ng DNR na in-implement ng DNR. So tinutukoy ko po dito yung mga certification. So ngayon, yung part 1 ng video na ito ay excuse me. Babasahin natin yung bagong batas ng DNR regarding sa agarwood. So, disclaimer lang po, ang information po na ito ay galing po sa website mismo ng kagalang-galang na Department of Environment and Natural Resources. So, sabi dito, DNR, agarwood propagation allowed but highly regulated. So, again guys, allowed na po siya ng DNR, pero highly regulated, meaning dapat balance eh, okay? So, dapat involved dito yung government para ma-save natin kasi malapit nang maging extinct itong agarwood trees. So, basahin natin ang buong detalye, no? The Department of Environment and Natural Resources said that while propagation of agarwood producing species like Aquilaria malacensis is allowed, it is however highly regulated, and collecting its seeds directly in the wild is prohibited. So again guys, sabi ng DNR, pinagbabawal ang manguha ng bunga sa bukit. Okay? Or sa kabukiran. Kasi itong agarwood ay nabubuhay lamang sa kabukiran. So, hindi pa alam ng DNR kung saan yung origin nito. Kasi hindi naman to tinanim ng mga tao. So, parang tumubo lang siya sa wild. So, kaya siya pinagbabawal. So, DNR Secretary Roy Simato issued the statement following the granting of wildlife culture permit through the regional offices to certain companies for the propagation of agarwood using Aquilaria malacensis. So again guys, yung tinutukoy dito is wildlife culture permit. So ano ba yung wildlife culture permit? So for example, ako yung may puno ako ng Aquilaria tree or agarwood tree. Tapos namumunga na ito. Tapos, may nag-inquire sa akin na, kunyari si Pedro bibili sa akin. So, bago ako magbenta ng bunga ng Aquilaria tree, pupunta muna ako sa DNR. Nasabihan ko sila na DNR, may buyer ako ng seeds, mayroon akong tree ng agarwood or Aquilaria tree. Ano ba ang dapat kong gawin? So, sasabihin ng DNR, sige, mag-i-issue kami ng wildlife culture permit para ako as a seller, may permit ako galing sa DNR para legal yung pagbenta ko. Kasi ang mangyayari, pag nagbenta ako ng seeds, tapos wala akong kinuhang wildlife culture permit sa DNR, ang kalalabasan ko doon ay illegal. Okay, illegal. So, pwede akong makulong kasi nagbenta ako ng seeds na wala akong permit sa galing sa DNR. So, pwede akong magulong ng
2 years at magmulta ng 100 to 200,000 pesos. So in fact, mayroon ng nakulong na ganyan, nahuli ng mga Marines kung narinig nyo yung news. So yun ang iniiwasan natin. So same goes sa seedlings din. So dapat yung seedlings ay kukuhanan mo din ng wildlife culture permit. So sa mga gustong magtayo ng nursery at magpinda ng seedlings, so again, pupunta kayo sa DNR para kumuha ng kaukulang permit, yung wildlife culture permit para maging legal. So sa mga buyers naman na nanonood ng video na ito, ang advice ko lang po sa inyo ay wag na wag po kayong padalos-dalos sa pagbibili ng seeds or seedlings ng agarwood. Kailangan po tatanungin nyo always, okay, doon sa nagbebenta or sellers ng seeds at seedlings ng agarwood kung mayroon ba silang wildlife culture permit. So hihingi po kayo ng picture, okay? Basta iano lang, ipa-edit lang or lagyan ng eraser or something yung pangalan, yung mixture na hindi makikita yung pangalan yung nakalagay sa wildlife culture permit, kasi pwede yung gamitin ng ibang tao para mang-scam. Okay? So again, sa mga buyers dyan, wag na wag kayong basta bibili doon sa sellers. Kahit pamura yung pagbenta niya, okay? Mura yung benta ng seeds at mura yung benta ng seedlings. Tatanungin nyo always yung sellers. Yung pinakauna nyong tatanungin lagi, okay? Mayroon ba kayong wildlife culture permit? Pag sinabi nilang, hindi na kailangan yan, mayroon naman kaming DA or certification galing sa mayor or sa barangay, hindi po sapat yun, okay? So, 3 requirements po yan, okay? Always, yung number one, wildlife culture permit, okay? Hindi po, tapos yung number two, yung DA sa municipality. Tapos yung pangatlo, yung sa barangay certification, okay? Pag sa tatlong ito, na wala yung wildlife culture permit, huwag na po kayong bumili doon, okay? As in, huwag, kasi sayang yung ini-invest yung pera. Kunyari, mayroon kayong 8 hectares, tapos doon kayo bumili sa walang permit. So, kawawa kayo. Pagdating ng panang pag-harvest, mahirapan kayo. Baka makulong pa kayo. Okay? So, again, always remind ko sa mga buyers, always ask ng wildlife culture permit. Pag mayroon silang wildlife culture permit, ask mo yung picture. Pag nag-send sila ng picture, yung next na pinaka-importanting tanong ay kung mayroong mother tree. Okay? Yung mother tree, doon kinukuha yung mga seeds or bunga ng Aquilaria tree. Tapos, mag-ask ka ng video, okay? Doon sa mother tree as a proof lang. Alright? So, continue po tayo. The DNR is always in the middle of balancing things, from protecting and conserving threatened flora and fauna, making sure that the resources could still be used for our economic development, especially during this crisis, but utilization in a sustainable manner. So ito yung sinasabi ko. DNR, batas yan eh. Okay? Wala tayong magagawa. Kailangan tayong sumunod sa batas. Law is a law. Okay? So, dapat huwag tayong, let's say, yung ibang tao sasabihin, hindi na kailangan ng mga WCP. Kasi kilala ko yung nasa DNR. May backer. Yung mayor, atin din, nakalyado. Huwag kayong padalos-dalos. What if yung taong yan na nasa DNR na pinagkakatiwalaan mo ay let's say mag-retire, okay? Or yung mayor matalo sa next election sa ibang partido. So sayang din. Okay? So again, number one rule,
one, always ask for wildlife culture permit pagbibili ng seeds at seedlings. Sorry kung paulit-ulit ako kasi gusto kong makatulong, okay? At again, prevention is better than, alam niyo na yon, okay? So, continue tayo. He added, before engaging in this highly regulated lucrative endeavor, interested individuals and private firms are advised to secure all the necessary permits from DNR. So, doon sa mga nagplaplanong magbenta ng seeds or seedlings sa may mga nursery, mas maigi po na pumunta kayo sa DNR kasi except sa WCP or Wildlife Culture Permit, hindi natin alam baka may ibang requirements pa sila. Pero itong Wildlife Culture Permit ang pinaka-importante. Okay? So for more info, punta kayo sa pinakamalapit na DNR office sa inyong lugar. Okay? Alright. We must ensure that the source of planting materials is legal and that the propagation of this species is in accordance with the existing rules and regulations. So yan yung sinasabi ko. Yung source ng planting materials is legal. Okay? Paano yan magiging legal? Kapag mayroong naipakitang WCP yung sellers. Okay? Okay. Agarwood can be derived from the Aquilaria species, which are widely distributed in the Malaysia region. So, may ano tayo dito sa Pilipinas, dito sa Leyte specifically, dalawa yung uri ng agarwood namin. Yung tinatawag na linete, yun yung lumalaking puno na katulad ng drum. Tapos yung Comindiana, okay, yun yung dwarf na agarwood. 9 of the 21 known Aquilaria species are found in the Philippines. So good news ito guys. Okay, 9 of the 21. Meron tayo dito sa Pilipinas. So kailangan nating ipropagate yan. Pero again, kailangan mag-follow tayo sa mga rules and regulations ng DNR. Based on an international study titled The Origin and Domestication of Aquilaria, an Important Agarwood Producing Genus. 6 species are endemic or found only in the Philippines. So imagine guys, 6 species ng agarwood dito lang matatagpuan sa Pilipinas. Okay? So kailangan itong 6 na ito ay ma-preserve natin. Okay? So kaya nga yung DNR, kaya nga mayroon tayong Department of Environment Natural Resources kasi nga sila yung nasa middle para ma-balance yung mga bagay-bagay para hindi ano maubos kasi sa panahon ngayon, lalo na yung nag-boom yung agarwood, yung mga tao, putol ng putol. Putol ng putol sila. Nung pinutol nila, wala palang laman na agarwood kasi nga wala silang knowledge. Hindi sila na-educate. Kumbaga, kung ano-ano lang. Kung parang ganun, walang sinasabing ano. Walang education sa kanila. Again, reiterate ko sa inyo, ang Aquilaria tree or agarwood tree ay dapat ma-infect muna siya bago mag-produce itong agarwood, yung maitim. So, dapat pakagat siya ng langgam or masugatan. Pag nasugatan, doon ma-produce yung agarwood. May alam akong technique, guys, okay, sa inoculation na natural or organic way. Hindi ko muna siya i-reveal dito sa video na ito kasi secret formula ko po pa lang siya. Okay? So, nalaman ko din to sa isa kong kaibigan. Gumagana siya pero itratry ko siya dito sa mga anim na mga laneting or lapnisan na tanim ko. Anyway, let's continue. So, among the native or indigenous species is the Aquilaria malassezensis, which can also be found in other countries such as Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Iran, Malaysia, Myanmar, Singapore. The Aquilaria malassezensis, locally known as lapnisan, is a major source of agarwood, a resinous heartwood used for perfume and incense.
Meanwhile, DNR PMB Director Dato Sonko Saikol said that gathering of seeds and seedlings agarwood and other derivatives of Aquilaria malassensis in the wild for commercial or trade purposes is not allowed yet pending the population assessment study of the species. So, ayan guys. So, still in research pa rin yung Philippine agarwood conservation movement or yung Filipinas pagdating sa origin ng agarwood kasi nga tumubo lang ito sa mga kabundukan. So, meaning hindi tao yung nagtanim. Baka mga ibon, di ba? Kasi galing to sa ibang bansa. Baka yung mga ibon, kinain nila, tapos nag-travel sila sa Pilipinas, kaya doon, yung mga feces nila, kaya tumubo. Anyway, thanks doon sa mga ibon. Kung nasaan man kayo. So, continue tayo. Those who are interested to propagate this species of agarwood may apply for wildlife culture permit. So, yan yung sinabi ko na kanina. From the concerned in original office where the farm or plantation site is located. So, ngayon guys, dapat kung mag-ano ka ng plantation, dapat may lupa ka. Okay? Dapat may proof ka, proof of ownership. Dapat may title ka or tax declaration kung wala pang title yung lupain mo. Okay? At dapat updated din yung tax or amilyara para at least ano, walang problema. Ngayon, kung yung lupa mo, let's say, nabili mo lang na ano, let's say, portion lang na lupa yung nabili mo, pwede din naman yun. Dapat may proof of ownership ka like deed of sale or much better, iparelocate mo yung nabili mong ano, lupa tapos patituluhan mo. Diba? So, the seedling should be sourced legally as well. Okay? While we allow the importation of Aquilaria malassensis seeds through the issuance of sites or the Convention on International Trade in Endangered Species Import Permit by PMB, applying for a site's import permit for seeds of exotic Aquilaria species as Aquilaria crassna for use in the establishment of plantation in the country is a more tedious process as it requires prior clearance from the DNR Secretary upon recommendation from the Wildlife Management Committee, the DNR PMB Chief said. So, itong Aquilaria crassna guys, ito yung klase ng Aquilaria na mabilis makaproduce ng agar or yung black tiger. Kaso, bawal pa itong ipropagate sa Philippines. Okay? Ipapakita ko sa inyo. Ito pala yung FB page ko guys, yung Philippine Agarwood Conservation Movement. Ako pala yung creator nito, ako yung admin. So ito yung sinasabi ko guys. We all know that our forests are imperiled. Development, climate change, poaching reduced to the levels. Okay. Wait lang. Hindi ata yan. Nandito eh. Pinost ko yun eh. Sana ba yun? Aquilaria. Ito, Aquilaria crassna. Bawal sa plantation dito sa Pinas. So, way back 2019, nasabi ko na ang Aquilaria crassna ay hindi pwedeng gamitin sa plantation dahil nga sa ito'y exotic species. And very candid in posting that info kasi nakausap ko ang taga-PMB Manila that time at yung isa sa mga info na sabi nila sa akin. As a matter of fact, the time na may nakahold na shipment sa Philippine Skylanders na IA warehouse, 100 kilograms ng Aquilaria crassna na galing sa Laos Republic. So biglang ang dami kong bashers that time, okay. My concern is my 20 hectares agarwood, dapat legal ito, dapat tamang ginagawa. So yun yung sinasabi ko guys. 9147 pala guys, yung tinutukoy ko na article regarding sa pagbebenta ng seeds at seedlings.
So, sa RA9147, dapat mayroon kang WCB. Okay? Pag wala, malalabag mo ang RA9147. Pwede kang makinok. Wala kang WCP. Okay, so continue tayo guys. So yun nga yung Aquilaria crust na bawal pa yan i-propagate sa Pilipinas. Under research pa yan. So moreover, a local transport permit is necessary for the transportation of legally acquired seeds, seedlings, agarwood, and other agarwood byproducts and derivatives. So aside pala guys sa WCP, dapat siyempre, kung magbebenta ka ng seed, siyempre, iship mo yan kasi yung buyer mo, hindi lang naman sa isang lugar, di ba? Sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. So, iship mo yan. So, dapat mayroon ka ding local transport permit. So, mag-ask ka doon sa DNR kung paano sila ata yung nag-i-issue niyan. Okay, Cycle express hope that the issuance of wildlife culture permit will contribute in the protection and conservation of Aquilaria malassezes in the wild, and will at the same time provide economic benefits for Filipinos and eventually economic development for our country. All right guys, so yun lang po ang video na ito. Pag mayroon kayong mga questions, mga katanungan, clarifications, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa video na ito. By the way guys, pa-visit na rin po ng ating Facebook page, Philippine Agarwood Conservation Movement. We are also selling seeds and seedlings ng Aquilaria trees at a affordable price. We have ano po, permit, wildlife culture permit at local transport permit. So wala po kayong problema sa amin. Kung sa amin po kayo bibili dahil legit po kami talaga. So sa mga interesado ding bumili, i-PM nyo po yung Facebook page namin or direct PM po kayo sa aking Facebook. At tuturuan po din kayo namin kung paano magpunla ng seeds ng Aquilaria tree. So, additional info guys, kung dapat pala, kung pag nag-order ka ng seeds, dapat ma-deliver siya or ma-receive mo siya within 3 days lang. Kasi pag mag 4 to 5 days na siya, possible mamamatay or mabubulok yung mga bunga kasi nga nakasilid siya sa box. Okay? So, dapat within 3 days lang ma-receive nyo na yung item. So, dapat yung bibilhan nyo as much as possible ay malapit lang din sa inyo. For example, kung taga Leyte ka, so doon ka mag-order sa ano, like Southern Leyte, di ba? So, yun lang guys. So, hopefully, itong video ay nakatulong sa inyo. At maraming salamat sa panonood. I-follow nyo din yung Facebook page namin. Maraming pong salamat. Bye-bye. Happy planting!